Hi guys, what's up? Effective style ngayon. Sa panahon ngayon, usong-uso na yung online storage service o yung cloud storage. Ang kagandahan kasi dito is pwede kang mag-save or mag-upload ng files sa internet. Kung saan, pwede mo rin namang ma-download anytime at anywhere, basta meron kang internet. Useful siya kasi hindi mag-occupy ng space sa iyong physical storage. Like for example, kahit marami kang files sa iyong cloud storage, hindi maubos yung storage space ng iyong cellphone o ng laptop. Maganda rin siya kasi kahit ang device, pwede mong ma-access. Yun nga lang, may bayad yung ibang services at medyo may kamahalan din. Depende sa laki ng storage na kukunin mo. Kaya naman, panoorin mong video na to para malaman mo yung mga cloud storage service na pwede mong magamit for free. Top 10 Box. 10GB storage ang included sa free version nito. Meron din siyang mobile app para mas madali mo ma-download or ma-share ang mga files mo. Madali din ma-sync ang files mo sa desktop app niya. Pwede mo din ma-share ang files mo or even buong folder using a public link. Ang downside lang nito ay 250 megabytes lang ang upload limit niya. Top 9, Ice Drive. Merong portable app ang Ice Drive para sa computers. At pwede kang mag-stream ng audio or video online. Kaya din niya mag-recover ng old version ng files mo. Ang downside lang ay may bayad ang pag-share ng files at 3GB lang ang bandwidth limit per day. Top 8, MediaFire. Sa free version, meron ka agad makukuha na 10GB ng online storage. Pwede mo ito patasin pa up to 50GB o higit pa kapag may na-invite kang ibang users. Pwede ka rin mag-download ng application para tumaas ito. Madaming choices to share files, either single file or buong folder, pero ang downside ay merong 4GB upload limit si MediaFire. Meron ding mobile app na available para makapag-view, share o upload files ka on the go. Top 7, Mi Media. Mi Media offers 10GB free storage with a 5GB file upload size limit. Ang maganda sa kanya is mabilis ang upload speed. Compatible din ito sa mga sikat na platforms ngayon. Top 6, Yandex Disk. Yandex Disk is based in Russia at meron din siyang 10GB na available sa online file storage nito. At ang nagustuhan kong feature dito ay magkakaroon ka ng access sa Microsoft Office Online for free. Shareable din ang file sa iba using a public link. Pwede mo din directly i-upload ang images from your phone to Yandex Disk. Downside lang is madami siyang ads. Top 5, P-Cloud. Pwedeng pataasin ang storage up to 20GB by completing tasks. Pwede ka din naman mag-stream online ng videos at unlimited ang file size upload at transfer speeds. Pwede mong i-share ang files mo sa iba at pwede din sila mag-send ng files directly sa P-Cloud folder mo. Kaya din ng P-Cloud na i-restore ang previous versions ng files mo at isa pa, pwede ka gumawa ng backup ng mga photos mo sa social media accounts like Facebook at Instagram. Ang the best dito ay meron siyang one-time payment para sa napaka-affordable na price. Top 4, Mega. Sa simula, sasabihin nila na 50GB ang storage na makukuha mo for free. Pero after 30 days, magiging 15GB na lang ito. Pero meron pa din mga tasks na pwede mong gawin para lumaki pa ang storage mo. Pwede kang mag-share ng public folders, meron siyang mobile app at desktop app, at meron itong modern at clean look. Ang downside dito ay may bandwidth limitations siya at mabagal ang preparations ng files mo. Top 3, Blump. At first, may free storage ka na 20GB at pwede pa ito madagdagan ng 20GB per invited users up to a maximum of 200GB. Again guys, 200GB free. Wala din upload file size limit ito. Pero syempre, may downsides din naman. Hindi mo pwedeng i-preview ang photos mo, so kailangan mo pang i-download muna ito bago mo makita. Bukod pa dito, hindi mo pwede i-share ang files mo. Pero kung malaki naman ang free storage nyo, pwede na din. Second on this list is Digo, na may 100GB free cloud storage. Isa lang ang ayaw ko sa kanya. Meron siyang 512MB file size upload limit. At isa pa, 3 devices lang ang pwede mag-upload sa kanya. Pero unlimited naman ang downloads mo at pwede mo din directly i-upload ang photos or videos mo sa Digo para hindi agad mapuno ang storage ng phone mo. Meron ding ads sa paggamit ng free plan ni Digo at kailangan mo mag-sign in once every 90 days para hindi ma-delete ang files mo. At para sa top 1 ng ating list, ang Let's Upload.
sobrang kakaiba ng Let's Upload dahil compared sa ibang free cloud storage ay nag-offer sila ng unlimited storage for free. Yes guys, tama, unli to. Bukod pa dito, walang limit sa download or upload speed. So yun nga, sobrang lupit, di ba? Pero syempre, you can't have it all. Ang downside dito ay pwedeng ma-delete ang files mo if 30 days ka nang inactive. Medyo may karamihan ng ads at mahirap set up ang desktop client. Pero for me, hindi ganun ka deal breaker kasi unlimited naman ang storage mo. Okay guys, so yun yung top 10 list na mai-recommend ko para sa inyo. Kung mapapansin nyo, hindi ko sinama yung mga cloud storage services na medyo sikat na. For example, yung Google Drive, iCloud, Dropbox, at yung cloud service ng Amazon. Kasi hindi sila umabot ng 10GB storage. Well, yung Google Drive, actually 15GB siya, pero broken down naman yun sa tatlong different applications. Yung Gmail, yung Google Photos, at yung Google Drive. So, in reality, halos 5GB lang din yung sa Google Drive mo. So, yun nga, mas nag-focus ako sa yung hindi gaanong kasikat na cloud storage services para makilala din naman sila. Actually guys, maganda rin talaga yung 10 na banggit ko. Yun nga lang. Kaya lang, I would suggest din kasi na kung sakali mang mag-save tayo ng mga files, lalo na kung importante ito, is meron tayong backup din na physical hard drive. Kasi ang hirap din naman na i-risk natin yun. So para sa akin, ginagamit ko tong cloud storage service na to sa mga, for example, photos lang naman or mabilis ang pag-transfer ng files ko from my phone to my computer or mabilis ang pag-send ng files sa iba. Yun nga, kaya very useful yung mga cloud storage services na pwede mong i-share kasi nga pwede mong i-send na lang yung link para i-download nila. Kahit na nasa malayong lugar or hindi kayo magkasama, pwede mong ma-send yung mga files na yun sa kanila. Actually, yung last upload, recently ko lang nalaman. Nagulat din ako kasi unlimited. No? Hindi ko pa siya gaanong natatry. Siyempre, ano ba namang ilalagay mo doon? No? Pero, bahala ko is doon ako mag-save ng mga movies. So, yun nga, sabi ko nga, using cloud storage service is at your own risk. Lalo na kung free lang ito. Pero, yun nga, merong mga ibang nag-offer naman dyan na murang plan. Like for example, isa sa mga nagustuhan kong paid cloud storage service is yung iCloud. Dahil meron siyang lifetime plan. So, napakaganda niya. Malaki rin yung makakuha mong storage space para sa murang halaga. Pero yun nga, syempre, kung gusto mo naman ay free, marami dyan na iba. So, yun lang guys. Maraming salamat. At kung nagustuhan mong video na to, again, click the thumbs up button. At huwag mong kalimutan mag-subscribe to channel ko kung gusto mo pang makita ng mga effect tips or unboxing or anything na about sa technology. Ganun din, paki-turn on na ang notification bell para lagi kang updated sa mga uploads ko. Kung nagbabala ka naman mag-assemble ng iyong sariling personal computer at naghaharap ka ng case nito, panoorin mo ang video na to at baka mabigyan kita ng idea kung ano yung magandang bilhin sa murang halaga at sa magandang quality. Yun lang guys, maraming salamat and God bless!